Ayan, hindi na ako nakapagtago. Hindi na ako nakapagtago. Hindi na ako nakapagtago kasi naman eh. Kasi naman, hindi ko naman nasasabi ko kayo mag-live. Ayan, so ito na nga. Ito na nga po tayo. Ay, bago ako magsimula, gusto ko muna sabihin na kakapanood ko lang manood na kakatapos ko lang manood na challenge accepted at gusto ko lang sabihin na ang challenge accepted na hindi ko yung accept ni Miss Wilma at Miss Marisa dahil ang totoo po mag-accept na challenge yung si Tommy. Nakita niyo naman po ang struggle yung pag-awa ko ng mic. Hindi ko talaga na kay Tommy yung struggle eh, yung challenge. Saka yung at ayan tayo po yung nababalik dahil kanina po ay nawala ang connection talaga. Hindi na po ang connection sa bayan. Ay, bilis. Pero ayan tayo po yung nababalik. Ito na. Nabasahin ko na. Oh, hindi ako nadayo dito. Biyas ko. Dear Maggie Bina. Sobrang lapit. Mga pangasin niya lapit. Hindi ka medyo ko. Dear Maggie Bina. Meron po akong gusto ngayon sa sarili ko. Matagal na matagal ko na po itong problema talaga. Ang sumit daw po kasi ng dating ng mukha ko. Kahit na hindi ako galit or naiinis. Ang impression ng tao sa akin ay masungit ako. Hindi ko po alam kung paano ang dapat kong gawin. Naapektuhan ko ito ang trabaho ko kasi ako po ay isang freelance model. Oh, kabog. Feeling ko ay natatakot ang mga tao na i-approach ko dahil sa itsura ko. Sana po ay mag-uwin ko ng love, Riri. Riri ka si Larry? Clarissa Mendez. Clarissa. Ay, naku, sobrang dali lang ang problema. Wala ko lang problema. Sa problema ng medyo milyong paypino dito sa Pilipinas. Wala silang makakain. Wala silang matulog. Wala silang pagsin. Bakit ko pinapagawa ko lang? Ay, naku, yung problema mo. Ano ka, mapadali lang yan. Kung tingin sa'yo ng tao, ano mas may tawag dyan eh? Hindi ko lang pwede iskuplita, pero ang tawag dyan. Resting toothpaste. Yun ang tawag dyan. Resting toothpaste. Alam mo yun, yung ginagamit sa toothbrush. Ayan na nga po, tayo po yung nagbabalik kasi mahina na naman putang ng connection dito. Kung nasaan man po kami ngayon. Pero ayan, babalikan po natin ang problema ng ating naman kanina si Clarissa Mendez. Ang problema po niya ay siya po ay napagama ng masungit dahil hindi po siya palangiti. Kahit naman masaya siya ay napagama ng tao na ano yun, masungit siya dahil hindi siya approachable. Hindi siya mga approachable dahil lagi siya, ano siya po ganyan lang? Kahit deep inside masaya siya, ganyan lang. Meron kasi mga ganun tao na kahit masaya, kahit hindi ko nakikita sa panlabas sa anyo. Talagang ganun lang. Tulad nga sabi ko kanina, ang tawag na ay resting toothpaste. Resting toothpaste. Ang mga halimbawa sa ganyan, si Cara Delevingne. Ang isang modelo sa Amerika, si Cara Delevingne. Actress na ngayon. Ganyan lang siya. Parang wala siyang expression. Ganyan lang. Pati si ano, si Twilight. Si Kristen Stewart. Ayun, si Kristen Stewart. Oh, ganyan siya. Masaya. Malungkot. Naiinis. Excited. Ganun lang. Talagang may mga ganyan tao. Pero alam mo kung yan. Ito ang problema dahil sinabi mo nga na apekto na yung trabaho mo. Dahil ikaw isang freelance model, isa lang ang dapat mong gawin. Napakadali lang. Hindi naman mahirap eh. Gumiti ka lang palagi. Ganon. Ano yung gantong ide? Huwag ganon. Hindi, huwag ganon. Gumiti ka lang palagi kasi may mga tao talaga na ayaw hindi sila lumalapit sa'yo. Hindi naman sa dahil ayaw kanila kausapin o kaya ayaw nila sa'yo. Kasi talaga meron silang impresyon na parang hindi mo sila mapansinin. Is sabi mo o kaya, ano ba yun? Parang tingin nila masungit ka sa mga sungit, ano? So may takot silang gano'n. So tapos mong gawin, I always smile. Ganyan. Ganyan, no? Pero siya, maging fake na smile. Parang alam mo yun, parang hindi mo naman kailangan tinang as in from ear to ear na. Ano, kumakain ka? Ikaw, na-try mo na bang impression sa'yo ng tao gano'n? Actually, sobrang dami. I get that a lot. Lagi rin sinasabi nila sa akin noon na hindi nila ako makausap kasi mukha daw ako masungit. Kasi ako naman, tahimik lang ako lagi. Naka-earphones, so lagi lang akong resting toothpaste. Ang ganyan ako lagi. So parang yung mga tao, nagkaroon din ang impression sa akin na masulit ako. Although, may pagtatanda minsan. And then, nagkaroon sila ng impression sa akin, lalo na nung high school ako. Tapos, hindi, kahit hanggang ngayon, parang natakot sila lumapit sa akin kasi hindi ako nakarinig. Pero ayun, okay naman, approachable naman kasi, subukan nyo kasi, minsan talaga may mga ganun tao, hindi nyo rin na parang, hindi ba kasi lang ganun? Kasi sisi nyo ba si Cara Delevingne, tsaka si Kristen Stewart, na ganun sila? Hindi, di ba? Pero ayan, masasabi ko lang kayo, no, Clarissa, lumiti ka lang palagi. Lalo na kapag meron kang nakaka-eye contact, lalo na sa work, or mga kaibigan, or sino mo nakakasala mo nga everyday, smile ka lang. Kasi, babatingin ko lang. Hindi mo kailang... Hindi naman ganun, normal na, parang... Kasi naman, kapag baka naman, pag pinabati mo sila, ganito. Iniirapan niyo ko. Oo, baka naman may... Ayun talaga, talaga mga tao talaga sila sila. Pero kasi mga taong blanco lang yung mukha, meron talaga ano may parang mga galit, meron din mga mukhang happy lang. So doon tayo sa mukhang happy lang pala. Ano ba yung paano yung happy lang? Hindi kasi iba yung na... Ito lang, ito. Iba kasi nagagawa ng ngiti. Iba yung nagagawa ng ngiti sa tao.
nakaka-light ng mood, nakakagaan ng araw, nakakaganda ng araw. So ngayon, ano ba naman yung konting? Ganun lang. Parang, Ate Main. Sample. Kunwari, ako, ikaw ah. Kasi diba, resting good face ka nga. So, resting good face mo na. Resting good face. Ate Main. Hindi ganun. Isa pa. Dali, resting good face muna. Resting good face. Ate Main. Ganon. Medyo pa bebe. Huwag muna makasig ito na lang. At sa pang Ate Main. Ate Main. Baka naman kasi ganito ka. Ate Main. Huwag ganon. Kailangan may ngiti. Isa pa. Ate Main. Hindi. Going back, yung normal lang. Kailangan yung normal lang ng ngiti. Parang pambati lang. Ayun. Parang hindi natakot yung tao sa'yo. Parang magkaroon rin ng maraming friends. Ayan, sana Arjo Candelaria. Ayun, natulungan ka na. Hindi pa rala sa'yo ng problema. Ayan, Clarissa Mendez. Sana ay natulungan kita ngayon. At sana may natulungan ka. Ayan. Basta smile lang always. Ayan, advice ko sa lahat ng number ko sa'yo ngayon. Start the day with a smile. And end it with a smile. And a prayer. Ganaan! Usapang Alden, kasama pa rin natin ang ating guest na hindi nyo lang nakikita na yan, pero nandito po siya, si Mr. Riz. Sige, question ka na. Ba't ka nag-artista? Ito mo lang. Magkintuhan na lang tayo. Ba't ka nag-artista? Sisekusuhin ko ba yung sagot? Siyempre, sinu. Ay, ako naman eh. Nag-artista dahil gusto ng nanay ko. Hindi ko naman talaga gusto to. Kasi wala akong self-confidence nung bata pa ako. So sabi ko, parang hindi ko deserve kung ano man yung mga nakukuha ko ngayon. Ayun ko ano yung mga impwesto ng pagiging artista. Hindi ko siya deserve. Tapos, just so happened, after lumatay siya sa mami, nagkaroon ng opportunity, nabigyan ako ng chance to be part of the industry. So, kainap ko, kasi kailangan namin ng pera. Literally, not for anything else. Kasi after nung mamatay yung mom ko, nag-resign dati sa work. So wala siyang work that time. Tapos kuya ko, nag-school pa. Tapos mag-aaral pa kami parehas magkapatid. So kailangan namin talaga ng pagkakakitaan. So trinay ko na, sinubukan ko na mag-artista para sa kanya. Ano ang dream job mo talaga? Dream job? Dream job ko talaga ever since. Maging astronaut. Tapos naging piloto. Tapos naging waiter. Hindi, if ever kasi, feeling ko kung, since mahal lang tuition fee ng pagpapilot, tapos baka hanggang business course lang yung makaya namin, feeling ko doon ako magsa-start, mag-waiter muna ako. Kasi yung dad ko, doon nag-start ko. Nag-start siya as waiter, bago nag-climb up namin. So feeling ko, yun. Pero, yung pag-artista, hindi talaga. Hindi ko siya pinangarap. Okay lang. Minsan pag nanonood ako ng movies, pinapanood ko sana, ganun din ako something. Pero hindi siya seryoso kasi ito yung mga tinatawag nating suntok sa buwan na pangarap. Alam mo yun? Tapos pag nakuha mo, oh God, sinasabi ko sa'yo yung ibig feeling. Nakakaiyak. Yung face mo dati nung bata, naisip ka na mag-unstuck. Kung alam niyo lang yung itsura ko dati na payatot, na mas malaki yung katawan, mas malaki yung ulo kaysa sa katawan. Tapos, wala talagang confidence, wala talagang plano, wala talaga sa vocabulary ko mag-artist. Dahil napaka-insecure ko. So, kung hindi ka natuloy mag-artista, sa tingin mo, ano ang work mo ngayon? Yun, baka waiter or cashier sa isang fast food chain. Or, hindi ko rin masasabi kasi yung buhay natin, hindi mo masasabi kung anong nangyayari. Ako, these past few years, ganun lang naman eh. Sakay lang ako ng sakay. Saan ako dali ng biyahe ng buhay. Uy! Yun! So, pero, realidad ang titignan na. Siguro average employee sa isang company or isang restaurant. Business, kasi yung line ng family namin, puro managers. Okay. Yun, so baka puro manager. Manager. Ano ang nami-miss mo? Sa pag-ano? Oo. Eh, syempre, ngayon nga, na lumalabas na sa TV, tapos medyo nakikilala. Yung privacy talaga, wala talaga.
Pero oo, oh, totoo naman. Ano, yun, yung patience, waiting prayer, waiting. Kasi, yung faith, yung destiny, kumbaga, hindi ka pa buo, planado ka na eh. So, tingin mo destiny? Destiny. Destiny, tayo sa buhay natin, kasi may mga bagay tayo na na-experience. Pero ang maganda kasi doon, meron tayong free will, meron tayong choice. Kung ano gusto natin gawin doon sa moment na binigay or doon sa blessing na ibinigay. Kasi yung pinakamagandang gift na na-receive natin from people, binibigyan niya tayo ng free will to do things on our own. Kaya, hindi napapasama, hindi napapabuti, it's always a choice. So siguro ako, yung choice ko, siguro I've been, yung gut feel ko kasi yung pakiramdam. Yung pakiramdam. Usually yung initial instinct mo, yun yung laging tama. Trust your instincts. Promise. Last night.